ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Welcome back sa Panahon TV. Para naman sa mga papasok sa opisina, time check muna tayo. Ngayon ay 6:20 na ng umaga. Samantala, alamin natin ang epekto ng bagyong Maring sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa Luzon dahil nakikita itong magla-landfall sa kalupaan ng Aurora o kaya naman ng Quezon. Asahan ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Dito sa atin sa Metro Manila, asahan ang temperatura sa pagitan ng 26 to 27 degrees Celsius. Samantala, kung mapapansin nyo dito sa Lawag, nararanasan dito ang matinding buhos sa mga pag-ulan na may kasama pang pagbugso ng hangin. Dito sa Tagaraw at Baguio City, ang temperatura ay nasa pagitan ng 17 hanggang sa 32 degrees Celsius. Kung saan man kayo, ang lakad nyo today, huwag na huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong, pati na rin ang pag-iingat habang nagmamaneho sa basang kalsada. At sunod naman natin ang bahagi ng Visayas. Maulan na panahon ang asahan sa Tacloban pati na rin dito sa Iloilo, Bacolod hanggang sa Metro Cebu. Ang agwat ng temperatura asahan sa pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. And lastly naman dito sa bahagi ng Mindanao, kabaliktaran dito sa buong bahagi ng Luzon hanggang sa Visayas, pangkalahatang maaliwala sa panahon naman ang panahong iiral dito. Sa Cagayan de Oro, ang temperatura is 24 to 34 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City naman, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil nga napakalakas ng buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, matataas na rin ang mga pagbaha. Kaya naman narito ang aming paalala kapag nagmamaneho habang umuulan. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.